Salamat kaibigan sa pag-click sa video kong ito. Mga balita at kaganapan, dito mo matutunghayan. Kaya hayaan mo na tapusin ang video ito nang may mapulot kang impormasyon. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe para update ka palagi sa aking mga bagong upload na video. Kaya simulan na natin ang ating balita. Ang pagkakahati ng Korea. Ang pagkakabahagi o pagkakahati ng Korea na naging Hilagang Korea at Timog Korea ay ang resulta ng pagkapanalo ng mga alyado sa ikalawang digmaang pangdaigdig noong 1945 sa pagtapos ng 35 taong pamumunong kolonyal ng Imperyo ng Hapon. Sumang-ayon ang Estados Unidos at ang Unyong Soviet sa pansamantalang pag-okupa ng bansa na nasa loob ng purok na pagkontrol sa kahabaan ng 38 paralelo sa hilaga. Sa panimula ng digmaang malamig, nabigo ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at ang Unyong Soviet para sa malaya at iisang Korea noong 1948. Ginanap ang halalan sa katimugang bahagi ng Korea lamang na pinangisiwaan ng nagkakaisang nasyon, UN. Ito ang naghantong sa pagkakatatag ng Republika ng Korea sa Timog Korea na siya namang agad na sinunda ng pagkatatag ng Demokratikong Pangmanlang Republika ng Korea sa Hilagang Korea. Sinuportahan ng Estados Unidos ang Timog habang sinusuportahan naman ng Soviet ang Hilaga at inaangkin ng bawat pamahalaan ang soberanya sa buong Tangway Koreano. Ang Digmaang Koreano 1950 hanggang 1953 ang tuluyan ng nagpahati sa dalawang Korea sa pamamagitan ng purok dismilitarisadong Koreano dahil sa digmaang malamig at higit pa. Nakita naman sa 21st siglo ang mga napabuting ugnayan sa pagitan ng dalawang panig na pinangungunahan sa timog ng mga pamahalaang liberal na higit na amigable sa hilaga kumpara sa mga nagdaang pamahalaan. Malakihan namang nabaliktad ang mga pagbabagong iyon sa ilalim ng konserbatibong pangulo ng Timog Korea na si Lee Myung-bak na tumutol sa tuluyang pagpapayabong sa mga armas pangnuklear ng hilaga.